Hello viewers. Bala ko nating mag-upgrade ng Windows Switch. So, kung mapapansin niyo ang variant ng Brio ko ay SMT. So, ito yung base variant. So, kung makikita niyo, unang-una mapapansin niyo pakante to. Anong meron diyan? So, kung titingnan nyo yung CVT variant or yung RS, may makikita kayong door switch dito, door lock switch. So dito, makikita nyo sa base variant, kailangan nyo pang gawin to manual. Ayan, ririnig nyo. Sa CVT or RS variant, merong switch dito. So yan, sana gumana. Ay, papalit natin. Tapos, wala ring auto roll up ang stock na window switch. So, auto roll down lang meron. Ang auto roll up, wala. So, hahawakan mo pa siyang kanya. Tapos, ang isa pang kaya balak kong mag-upgrade or palitan ng aftermarket, makita nyo. Walang ilaw. Pag gabi, ang dilim. So, ayan. Tara, mag-upgrade tayo. Ngayon, subukan natin paano tanggalin ang window switch. So, pala nga, tanggalin muna natin itong panel na to. Ayan to. So, ang gagamitin natin ay isang panel removal tool. So, plastic lang to. Kasi pag screwdriver, baka magasgas sa mga gilid. So, unahin natin yung dito. Kasi yung dito, ito yung pinaka-lock nya, yung dito. So, wala natin dito. Natin. Hirap eh. Isang kamay lang. Ayun. Medyo mahirap pag isang kamay. Pero mas madali pag dalawa. Subukan natin kasi nakahawa ko sa camera. Post lang natin. So ngayon naangat ko na. Atakin nyo na lang. Post lang natin. So yan, natanggal ko na. So inangat ko lang. So may kita nyo yung dito part na to. Ito pa rin nakababa. Kasi yan na ang may switch. Ayun. Dali na yan. Hugutin na lang natin yung ito. Hugutin na natin. Tsaka ito. Para mas madali. Natin hugutin yung dalawang to. So, meron lang pinipindot dyan, dito. So, ang hirap pag isang kamay lang din. So, tatanggalin ko muna ulit. Post ko ulit. So, ayan, nahugot ko na. Ayan, dyan yung pipindotin. Tapos, dito may pinipindot din. Ito. Ayan. Tapos, ito yung window switch. Makita nyo, ano ang tornilyo nyo? Ah. 5-4. So Philips, medyo malabo sa camera pero Philips lang. So 1, 2, 3, 4, yan ang tatanggalin natin. So ito di ko na ipapakita, so tanggalin nyo lang at matatanggal nyo na yung buong window switch. So yan, pag ginamit yung Philips screw. So, natanggal ko na yung apat na screw. 1, 2, 3, 4. So, yan. Hugutin na lang. Dali lang. So, makikita nyo. Dahil nga manual, yung variant ng akin, wala dito. Tapos yung dito, tanggalin nyo lang. Ayun, nakaklip lang. Tatanggal nyo na yan. So, sana gumana nga yung binili natin. At in order galing China. Sa Lazada. So, ito yung dumating na window switch. So, ito yung pasok sa CRV 2007 to 2011. So, ito yung pasok rin sa Brio natin. So, nakikita nyo ito ngayon. Meron. Sa variant po, wala. Tapos may ilaw. Tapos meron ding auto roll up. Ayan. Pinala natin kung gagana. Okay, so ito na yung bago. So, makikita nyo may ilaw. Pero parang ito lang ang meron. Ang iba wala. Wala na ng bagay. Ah, okay. Pag nakalock, mawala yung ilaw.
ayos ah. Pag naka-on, ay pwedeng ma-on yung kabila. Pwedeng mag-on din yung mga ilaw. Okay. So, yung ilaw, okay. Auto roll up and auto roll down is okay din. Dati, auto roll down natin. Okay. Auto roll up. Ayos. Hindi ko mahawakan na maayos kasi may hawak ko isang camera. Ayan. Pero bad news sa team manual, hindi gagana ang door. Oh well, pamporma lang. Okay, that's it. Kakabit ko na lang. So ngayon, ibabalik na natin siya. Ayan na yung nakakabit. So unahin lang natin ito. Kita nyo, kailangan yun. Kailangan masundot siya. Papos ko lang muna. So, ayan, nakakabit na. So, ang review ko, okay, so medyo nakapanghinaan dahil hindi rin talaga gumana na to. Door switch, pero okay lang. So, at least may ilaw na yung mga switches natin. So, iilaw lang tong tatlo pag naka-unlock. Ayan. Tapos may auto roll up and auto roll down. So far, so good. So, kahit 700 lang siya, matibay naman. So, ayan. Salamat sa panonood.